modified EDSA pinaghahandaan na raho ng MMDA. Ano ba ibig sabihin ng modified EDSA, Zander? Magandang umaga, Zander. Magandang umaga sa iyo, Johnson. Simula nga sa Lunes, kasabayan ng pagsasailalim sa General Community Quarantine sa Metro Manila, ipatutupad din ang tinaguriang modified EDSA. Sa ilalim nitong tinaguriang modified EDSA ay ililipat ang mga bus lane sa inner lane ng EDSA sa tabi ng MRT. Ito sa Quezon Avenue Station halimbawa ng MRT, tinibag na itong Center Island para gawing bus stop yan. Ang siste, dito bababa at sasakay ang mga pasahero ng bus. Para makarating dito, aakyat sila dito sa may MRT station, Quezon Avenue Station yan, at saka bababa para makarating sa Center Island. Gagamitin din daw ng mga bus stop ang mga footbridge sa EDSA. Naglagay na rin ang MMDA ng orange barrier na magiging daanan ng mga bus. Bawal ang pribadong sasakyan sa bus lane. Sinabi naman ni MMDA General Manager Jojo Garcia na hindi raw pwede ang nakagawian na kung saan nakatira o saan nagtatrabaho ay doon ka bababa o sasakay. Maglalakad ka kung malayo ang bus stop sa iyong pupuntahan. May second phase pa raw itong modified EDSA at sisikapin ng MMDA na makapaglagay ng bus stop sa bawat isang kilometro. Johnson. So kung halimbawa, Zander, ang bus stop ay Quezon Avenue, Ikamo, pero ang trabaho ko ay nasa Mother Ignacia, ay di medyo malayo-layo ng konti, yun ay lalakarin mo na lang, hindi pwede. Hindi, Mother Ignacia po ako bababa. Correct, correct. Kung ikaw ay sumakay ng bus, kailangan mong bumaba sa Center Island, sa may inner lane ng EDSA, katabihan ng MRT. Ang mangyayari, aakyat ka pa sa MRT station, nakabababa bago ka makapaglakad papunta dun sa iyong pupuntahan. Oo. Meron bang sinabi ang MMDA kung ang ating number coding balik na sa Lunes? Wala pang nababanggit, pero ang sabi nila, kapag daw coding na ang isang frontliner, pwede pa rin niyang gamitin yung kanyang sasakyan kahit coding, basta meron siyang kasama doon sa kanyang sasakyan. Kumbaga magka-carpooling, papayagan niya ng MMDA.